Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Windsor. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Dalangin po natin na sa gabi ito ay ma-encourage po tayo muli ng salita ng Diyos at magkaisa tayo sa panalangin at magkakaroon po tayo ng communion maya-maya, a simple communion dahil tayo po ay nasa 30th day ng ating 50 days na prayer warfare. At ang ating panalangin ay ma-encourage po tayo muli ng salita ng Diyos. At ang ating pong scripture ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 5 verse 7. At ganito po ang nakasulat, "Finally, Naaman said, if you won't accept a gift, then please let me take home as much soil as 2 mules can pull in a wagon. Sir, from now on, I will offer sacrifices only to the Lord." Ang sabi ni Naaman, kung hindi niyo po tatanggapin ang aking regalo, then pwede ko bang pahintulutan niyo ako na mag-uwi ng lupa na hanggat kayang iisakay ng 2 asno at magmula ngayon ay sa Panginoon na ako mag-aalay, sa Panginoon na ako mag-worship. And so that is what happened. Mga kapatid, sa 2 Kings chapter 5, makikita po natin ang kwento ni Naaman. Si Naaman ay isang general sa Syria at siya ay nirerespeto ng kanilang hari sapagkat na-realize nila binipay ang Syria sa mga labanan dahil sa kapitan na ito na ang pangalan ay Naaman. So Naaman was a very respected captain. Isa siyang itinuturing na bayani. Siya ay nirerespeto ng maraming tao sa Samaria. Nandiyan na mataas ang kanyang katungkulan, mataas ang respeto sa kanya. So lahat ng favor na kay Naaman na except for one thing, nagkaroon po siya ng sakit na tinatawag na ketong. At dahil sa panahon na yon na ang Israel ay nasa silong ng kapangyarihan ng mga Syrians, ay isa doon sa alipin na batang babae, a little Jewish maid na nagsabing, "Sana kung ang aking amo na si Naaman ay makapasyal lang doon sa amin. Meron kaming propeta na ang pangalan ay Elisha. Siya'y pagagalingin ng Panginoon." For some reason, itong ibinulong ng batang babae na ito, na kung makakarating lang sa Samaria itong amo na si Naaman ay gagaling siya sa kanyang sakit. Itong sinabi ng batang babae ay nakarating sa hari at siyempre ang hari, ang kanyang kagustuhan o gumaling yung kanyang magaling na kapitan, ay gumawa siya ng sulat at itong sulat na ito ay pinadala niya sa hari ng Israel na ang sabi, ipapadala ko dyan ang aking magaling na general kasi meron siyang sakit na ketong. Nandoon ang 2 talents of silver, 6,000 pieces ng gold, mga mamahaling damit, at ipinadala sa hari ng Israel. Nagalit ang Israel, sabi niya, sino ako para magpagaling ng may ketong? Ako ba'y iniinsulto ng hari ng Syria? And so, nakarating kay Elisha yun at sinabi ni Elisha, huwag ko kayong magagalit, mahal na hari, at huwag niyong punitin ang inyong damit dahil sa galit, kundi ipadala ninyo ang taong yan na may sketong dito at siya ay gagaling. Kaya ang ginawa ng hari ng Israel ay ipinadala niya si Naaman doon kay Elisha na propeta ng Panginoon upang siya ay gumaling. And so si Naaman, kasama niya ang maraming sundalo,
meron siya mga kasamang sundalo, nakasakay siya sa kabayo, dala-dala niya ang kanyang uniforme, dala-dala niya yung mga ginto at saka pila at mamahaling damit. Na parabagang masyado yatang mahal ang pagpapagamot sa ketong. Kaya inihanda niya yon. And so what happened ay hindi lumabas yung propeta na si Elisha, nagpadala lang siya ng sugo upang salubungin si Naaman at sinabi sa kanya, ang aking amo na si Elisha ay inuutusan kayo na kung gusto niyong gumaling ay doon po sa ilog ng Jordan, lumubog po kayo ng 7 beses. Aba, nagalit ko si Naaman. Sa ganda-ganda pa naman ng kanyang itsura, sa ganda-ganda pa naman ng kanyang uniforme, dala-dala niya ang mga kayamanan, ni hindi lang siya hinarap ni Elisha. At binigyan lang siya ng utos na lumubog kayo doon sa ilog ng Jordan. Galit siya, sabi niya, bakit hindi niyo malang ako bigyan ng welcome, magandang accommodation. At saka isa pa, ang daming magagandang ilog doon sa amin sa Damascus, yung Parpar River at saka yung isa pang river, bakit dito pa sa anong klaseng ilog ito? Marumi pa. Hindi maayos ang ilog ng Jordan. Pero yun ang instruction kasi ni Elisha. So bumulong yung mga alipin. I think mas marunong itong mga alipin at sinabi nila sa kanilang kapitan, Kapitan, kung kayo ay inuutusan, para sa inyong kagalingan yan, sumunod na lang ho kayo. So walang magawa si Naaman kundi sumunod at siya ay lumubog doon sa ilog ng Jordan. Very uncomfortable sa kanya bilang isang kapitan na galing sa magandang lugar ng Damascus, isa Syria. Ay he has to dig himself 7 times. And so lumubog siya, wala siyang nakitang nangyari. Pangalawa, hanggang pangatlo, hanggang pang-apat, hanggang pang-anin. Hanggang sa pang-pito na kanyang paglubog doon sa ilog ng Jordan. Pagkaaho niya ay nakita niya na gumaling siya sa lahat ng kanyang sakit na ketong, na ang kanyang balat, na ang pangit ng tignan dahil sa mga nagtubuang ng ketong. Sabi sa Bible ay yung kanyang balat ay parang balat ng isang sanggol. He was totally healed from the from leprosy. Alam niyo ang leprosy kasi talagang yan, kapag nagkasakit ka ng ganyan ay papapangitin niya ang iyong katawan, papapangitin niya ang iyong mukha. Pero sabi ng Bible, nung siya lumabas sa tubig, umahon sa tubig for the 7th time, his flesh, ang kanyang balat, ay kasinlinis ng balat ng sanggol. Kaya, praise the Lord. And then, after that, hindi lang ho siya gumaling. Physically, he was healed from leprosy. Pero yung kanyang pagkalubog doon sa ilog, more than healing from leprosy, nabago ang kanyang buhay. Sapagkat habang siya'y lumulubog at nakita niya ang kagalingan ng Panginoon, marami siyang na-realize. Number one, na-realize niya na ang Diyos pala ng Israel, ang Diyos, ang totoong Diyos at buhay na Diyos. Pangalawa, na-realize niya, hindi pala siya ang masusunod, kundi talagang ang Panginoon ang masusunod. At nagdesisyon siya na ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa propetang Elisha, tanggapin niyo po ang aking regalo. Tanggapin niyo itong 6,000 pieces of gold, itong mamahaling damit, itong silver. Pero ang sabi ni Elisha, hindi ko matatanggap ang mga regalo niya. Hanggat buhay ang Panginoon, hindi ko matatanggap ang mga regalo niya. So nagpumilit itong si Naaman na tanggapin yung kanyang regalo, pero hindi tinanggap ang kanyang regalo. Kaya ang sabi ni Naaman sa verse 17 ng 2 Kings chapter 5, mahal na propetang Elisha, kung hindi niyo tatanggapin ang aking regalo, hihingi na lang po ako sa inyo. Hindi tatanggapin yung kanyang regalo, ngayon siya pa ang hihingi, mga kapatid.
hinihingi ko po na pahintulutan niyo akong kumuha ng lupa dito sa Israel, dito sa Jordan. At ang lupang ito, hanggat kayang dalhin ng dalawang asno, iuuwi ko doon sa amin sa Syria. Kasi magmula ngayon, ang Panginoon na ang aking sasambahin. Well, anong kaugnayan nung mga lupang kinuha niya doon sa Jordan River o sa Ilog, doon sa anong kaugnayan ng lupang kukunin niya sa Israel at dadalhin niya doon sa Syria? Anong connection noon? Kasi ang sabi niya, magmula ngayon ay sa Panginoon na ako sa Panginoon na ako sasamba, sa Panginoon na ako maglilingkod. Kaya please, dadalhin ko ang lupang ito at pag mag-worship ako doon. Kasi ganito sabi niya, kapag ang aking hari ay sasamba sa mga sa kanyang mga Diyos, hindi ko na matatanggap yung mga Diyos na yon, sapagkat alam ko na kung sino ang totoong Diyos, yung Diyos ng Israel. Sa aking pag-uwi, hindi na ako makapagpanambahan doon sa Diyos na yon, pero sasamba na ako sa aking Diyos. Ganito po ang kaugnayan ng lupang yon, mga kapatid. Siyempre, kapag mag-worship ka, at ikaw ay luluhod sa lupa. Pag nandoon na siya sa Syria, luluhod siya sa lupa ng Syria at sasambahin niya yung Diyos ng Syrian na mga Diyos-Diyosan. Pero sabi niya, hindi, dahil wala ako sa Israel, kukuha ako ng lupa sa Israel. At kapag ako'y luluhod, yun ang aking luluhuran na kapag ako'y sumasamba, bagamat ako'y nasa Syria, dahil nakaluhod ako sa lupa na galing sa Israel, ang aking sinasamba ay Diyos ng Israel. Dadalhin ko yung lupa doon sa Syria bilang tanda na sa Diyos ng Israel pa rin ako sumasamba. Well, may mga ilang bagay tayong matututunan dito. Three things muna about let's talk about the grace of God. Pag-usapan natin ang biyaya ng Panginoon. Let's talk about the grace of God. Ano ho ba yung tinatawag na grace? Ang salitang grace ay galing sa salitang charis, na ang ibig sabihin ay gift, regalo, isang bagay na hindi mo pwedeng bilhin. It is an unmerited favor. Ito ay isang bagay, ito'y biyaya ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo at hindi mo kinakailangan bayaran, hindi mo kinakailangan paghirapan. Ibibigay niya ito sa iyo at hindi rin kinakailangan qualified ka o hindi. Ang issue dito ay yung nagbigay ang may desisyon. Maging sino ka man, karapat dapat ka man o hindi, wala kang maibayad, wala, hindi mo pwedeng pagtrabahuan. Desisyon ng magbibigay yun, ibibigay niya sa iyo. So, three things about the grace of God. Of course, Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. It is not of our own works. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. And so, hindi natin trabaho ito. Unang-una, ang grasya ng Panginoon, hindi mo pwedeng diktahan. Ang sabi ni Naaman, bakit pa ako dito? Bakit pa ako dito bakit ako dito lulubog sa tubig ng Jordan? Marami namang magaganda doon at ilog sa amin sa Syria. Mga kapatid, kung biyaya ng Diyos ang pag-uusapan, hindi mo pwedeng diktahan yan. Hindi ikaw ang masusunod. Pagpapalain ka ng Diyos sa paraang gusto niya, hindi sa paraang gusto mo. Gusto sana ni Naaman na doon na lang sa Syria kasi magaganda ang ilog doon. Lalo na doon sa may Damascus. Pero hindi eh. Hindi kasi ikaw ang masusunod eh. Kaya kung hinihiling mo ang favor ni Lord at pagpapala ni Lord, hihilingin mo yun hindi sa sarili mong kondisyon, kundi sa kondisyon na ibibigay ng Panginoon. You cannot dictate on the grace of God. Ang pamamaraan ng Panginoon ay pamamaraan niya, hindi mo sariling pamamaraan. Alam niyo, mas marunong yata itong mga alagad ni Naaman. Ang sabi sa kanya, mahal na kapitan,
eh kung merong hinihiling sa'yo, sumunod ka na lang. Ibig sabihin, hindi tayo ang masusunod dito, kundi ang Diyos ang masusunod. So he had no choice, siya po ay sumunod. Siya po ang lumubog doon sa ilog ng Jordan. So, first lesson, you cannot dictate on grace. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi mo pwedeng pangunahan, hindi mo pwedeng diktahan, ay pagpapalain ka ng Panginoon sa paraang gusto niya, hindi sa paraang gusto mo. Hindi sa ilog ng Syria, kundi sa ilog ng Jordan. Maaring hindi comfortable yung Jordan River at ang ganda-ganda siguro ng ilog ng Damascus doon sa Syria, pero hindi siya ang masusunod. Sa paraan, kahit hindi mo maunawaan, sumunod ka lang sapagkat doon kanya pagpapalain. You cannot dictate on the grace of God. The Lord will bless you on the condition, not on your condition, but in His own term. Hallelujah. Kaya mag-submit po tayo. Because it is free. Bibigay ng Panginoon yan. Pangalawa, grace cannot be paid or repaid. Hindi mo pwedeng bayaran ang grasya. Kasi pag binayaran mo ang grasya, ay hindi na ho grasya yan. Ang lalabas pa, pang iinsulto pa yan sa Panginoon. Sapagkat gusto kanyang pagpalain. Ito ho, dala niya yung 6,000 talents of gold, dala niya yung silver, mamahaling damit na pwedeng magpalit-palit sa Elisha ng kanyang damit. Pambayad kasi it seems na talagang ang ketom ay isang sakit na especially kapag nasa advanced stage, hindi na yan gagaling. It is only through a miracle na ikaw ay gagaling sa uri ng sakit na yan. Kaya it's too expensive sa paningin, sa pananaw ni Naaman. Kaya pinaghandaan niya ang malaking pambayad kay Elisha. Pero ang sabi ni Elisha, hindi mo pwedeng bilhin ang biyaya ni Lord. Kapag ibibigay ni Lord yan, ay ibibigay sa'yo ng libre at hindi mo kinakailangan bayaran. Because our God is a very gracious God. Mga kapatid, kahit sa paglilingkod sa Panginoon, it is not good na nag-i-expect tayo ng bayan. It's not good na nag-i-expect tayo ng, you know why? It's written in the Bible, buy the truth and sell it na. Bilhin mo ang katotohanan, pero hindi mo pwedeng ipagbili. Bilhin mo para sa'yo. Ibig sabihin, mag-sacrifice ka kung pagsasaliksik ng katotohanan. Mag-aaral ka talaga, mananalangin ka talaga, magsasaliksik ka talaga. At kapag ipipreach mo na o ibabahagi mo na, sabi niya, sell it na. Huwag kang mag-expect ng bayad. Why? Because grace cannot be repaid. Ako po isang kagalakan makapaglingkod sa inyo na ang gusto ko lang lahat tayo ay ma-encourage, lahat tayo sa ganitong pagkakataon, lahat tayo ay lumakas ang loob. Mga kapatid, grace cannot be repaid. In the first place, anong pambabayad mo dyan? Ano ho? Kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan dito at wala kang pwedeng pambayad dyan. Diyos lang ang pwedeng magbigay niyan. And so at this point in time, there was a time many centuries later, sa panahon ni Simon Peter. May dalawang Simon po ito. Una si Simon Peter, si Simon Peter, si Pedro ho nagpapagaling ng mga may sakit. Isa hong sorcerer, isa hong mangkukulam, Simon din ang pangalan. Tinawag na Simon the Sorcerer. Si Simon ay isang mangkukulam. Meron din siyang kapangyarihan, pero ang kanyang kapangyarihan sa pangkukulam, sorcery, nandyan na yung ang tinatawag na panghuhula, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng panlilin lang. Pero nakita niya itong si Peter, talagang nagpapagaling, genuine yung mga miracle na ginagawa niya. Kaya sa, alam niya itong si Simon the Sorcerer, yung kanyang kinita sa kanyang panghuhula, sa kanyang pangkukulam, ay ibinigay niya kay Pedro. Sabi niya kay Pedro, ito na oh, bigyan, ito yung, ito, babayaran kita, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Ganyang klase ng anointing, gusto ko rin gumawa ng himala. Nagharap yung dalawang Simon, si Simon Peter, gumagawa ng totoong himala,
sa pangalan ng Panginoon, nagpapagaling ng may sakit. At ito rin si Simon the Sorcerer na sa kanyang pangkukulam, sa kanyang mga occultic activities, gusto niyang magkaroon din ng ganung klase ng anointing. Alam niyo, sabi ni Pedro, sa'yo na lahat ng pera mo. Ang akala mo kaya mong bayaran ang kapangyarihan ng Panginoon. No, no, no. You cannot pay, you cannot repay the grace of God. And then, number three, last thing, grace must be obeyed. Kung ang biyaya ay regalo ng Panginoon, hindi mo ito pwedeng diktahan, hindi mo ito pwedeng bayaran, at kinakailangan sundin mo ito. So naaman, dahil gusto niyang gumaling, he has no choice but to obey. And when he obeyed, nakita niya he was miraculously healed. Mga kapatid, the grace of God is free. Ang biyaya ng Panginoon ay libre at ito'y ibinibigay niya sa ating lahat. At gusto tayong, ang Panginoon gusto niya tayo, lahat tayo gusto niyang pagpalain. Pero mga kapatid, hindi sa sarili nating kaparaanan, kundi sa pamamaraan niya. At hindi natin pwedeng bayaran. Ito po ay libre. Ang hinahanap ng Panginoon ay hindi yung bayad. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung nandyan na lagi tayong nagpapasalamat. And grace has to be obeyed. Susundan mo ang grasya. Also, centuries later, si Apostol Pablo, na isang magaling at matapang na isang Jewish leader, nung nasalubong niya ang Panginoon sa daan, nahulog siya sa kabayo, nabulag siya, at isang alagad ng Panginoon, ang pangalan ay Ananias, pinuntahan siya. At sabi niya, kapatid na Saul, pinadala ako ng Panginoon sa iyo upang makakita kang muli. Alam niyo yung advice ni Ananias, lumubog ka sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi. Wala nang reklamo, sumunod ka agad si Saul sapagkat alam niya, the grace of God cannot be repaid, the grace of God has to be obeyed. So, ganun po mga kapatid. Ngayon, pupunta tayo doon sa area na tanong na inilagay ko sa Facebook kanina. Bakit humingi siya ng lupa? Sabi niya, ito yung aking regalo sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin yan, meron akong isang hinihiling pa. Number one, hinihiling ko po sa inyo. Hihingi po ako ng lupa dito sa Israel, dadalhin ko sa Syria. Sapagkat pag nandoon na ako, hindi na ako sasamba doon sa dati kong Diyos. Dahil napatunayan ko na ang Diyos ng Israel na ang siyang ang totoong Diyos, at siya ang nagbibigay ng kagalingan, siya ang nagbibigay ng bagong buhay. Kaya magmula ngayon, siya na ang aking sasambahin. Ngayon, hindi ko masasamba, hindi ko ma-worship si Lord na katulad ng ginagawa niyo dito sa Israel, kasi nasa Syria na ako. At kapag sila'y luluhod, luluhod din ako. I have no choice, naluluhod din ako. Pero, ito na ang pagkakaiba. Pag ako'y luluhod, yung lupa sa Israel ang aking luluhuran. Na ibig sabihin, kung ako man ay luluhod, ang wino-worship ko na ay ang Diyos ng Israel. May dalawang kahulugan po yung paghingi niya ng lupa. Number one, it is a sign of new worship. Ganito pala, kapag ikaw talaga pinagpala ni Lord, mag-iisip ka talaga, ano kayang gagawin ko? Yung pag ikaw pinagpala ni Lord, pag ikaw pinagaling ni Lord, kapag ikaw binago ni Lord, hindi pwedeng hindi ka magbabalik ng pasasalamat sa Kanya eh. Hindi ka pwedeng hindi mag-express ng pasasalamat sa Kanya. Yung gagawin mo ito, hindi dahil obligado ka. Gagawin mo ito kasi inside of you, punong-puno ka ng kagalakan. Hindi mo alam kung paano mo ma-express sa Diyos ang iyong pasasalamat. Hindi mo alam kung paano mo ma-express sa Diyos ang iyong pagkilala ng Kanyang kapangyarihan. Wala hong nagdikta kahit na aman. Siya ang kusang loob.
hihingi po ako ng lupa sa Israel upang kahit nasa Syria na ako at lumuluhod ako, at least yung lupang niluluhuran ko ay lupa ng Israel. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ng Israel, ang totoong Diyos pa rin ang aking sinasamba. So that soil, yung lupang yun na kanyang hiningi, itong some soil na ito, itong mga lupang inuwi niya, it is a symbol of his new life and new worship, na ang kanyang Diyos, ang totoong Diyos na ang kanyang sasambahin. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, hindi ka mapakali, gagawa ka at gagawa ng paraan upang sasambahin mo yung totoong Diyos. And you see, the grace of God, kapag natanggap mo yan, you cannot run away with it. The grace of God is so powerful. Kapag nakaptivate ng Diyos ang puso mo, ay hindi mo alam paano ka magpapasalamat. Meron tayong isang awit na, bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinupuri ka? Hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa ikaw ay ikaw, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng biyaya. Kaya mga kapatid, without anyone dictating on you will voluntarily serve the Lord. Kaya pag ako, no, mula nung binago ng Diyos ang buhay ko, wala na akong ibang kagalakan kundi siya na lang ang sasambahin ko, siya na lang ang paglilingkuran ko. I will live for Jesus, and that what matters. Walang nagdikta kay Naaman kung anong kanyang gagawin. Basta sabi niya, bigyan niyo ako ng lupa. Pagdating ko doon, siya pa rin ang worshiping ko. At pangalawa, may ibig sabihin po yung lupa na galing sa Israel. His faith from Israel, he will bring to Syria. It is a symbol of evangelism, na kung ano yung pananampalataya, kung ano yung bagong buhay na natanggap mo sa Panginoon, ibabahagi mo sa iyong pinanggalingan. Hallelujah! That is the grace of God. Ang grace of God ay napakayaman, hindi mo pwedeng bayaran, pero hindi mo rin pwedeng diktahan. Pag sinunod mo yun, pagpapalain ka ng todong-todo, at sa mga pagpapalang yan na umaapaw sa buhay mo, hindi mo alam kung paano ka magpapasalamat. You will find a way how to thank God. You will find a way how to serve God. Gagawa ka ng paraan. Maalala niyo yung kwento ng na-demon possessed doon sa Gerasim. Sasama ako sa iyo, Lord. Sabi ni Lord, hindi kinakailangan. Umuwi ka na lang sa inyo at ibahagi mo na lang sa tao kung gaano kabuti ang Panginoon, kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Yun lamang po, mga kapatid. At sana po, sa oras na ito at sa araw na ito, pwede mo ba, let us meditate on the goodness of the Lord. In spite of the coronavirus, in spite of the plague, in spite of the fact na maraming walang hanap buhay, apektado tayo, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Maraming mga ginagawa si Lord sa ating kapanahonan ngayon. I hope na ma-appreciate natin ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Yes, on the natural, what we see are mga problema, walang trabaho, may sakit, may nagkakaroon ng discrimination, yung economy ay bumababa. Yes, on the outside, yan po nangyayari. But on the inside of us, maraming ipinapakita sa atin ng Panginoon, mga biyaya niya. You see, may mga dumarating na biyaya sa atin na hindi natin binayaran, kusang dumarating na lang sa atin. May mga biyayang dumarating sa bahay na hindi naman natin hinihingi, pero dumarating. Di ba biyaya ng Panginoon yan? Yung nagsama-sama kayong pamilya for many days, di nyo ho ba na-appreciate yan? Yung may panahon kayo na makinig at manood ng Facebook Live at you see, every Sunday lang tayo nakakarinig ng Word of God. But today, it's not just every day, but twice a day. Maraming bagay na tayong na-appreciate. Ngayon, sa lahat, minsan sinabi ni David, King David said,
what shall I render unto the Lord for all the benefits that He has given me? Sa lahat ng biyayang binibigay ng Panginoon sa akin, ano naman ang pwede kong ibalik sa Kanya? Sagot, nothing. You cannot repay, you cannot work out for it, because God's grace is free. Pero sa ganitong paraan, not in your own term, but in His own term. Ano po ang term ng Panginoon? Give your life to the Lord. Serve Him. Pasalamatan mo siya. Let me say this once again. God is more glorified in your life when you are more satisfied in Him. Diyan naliligayahan ang Panginoon. Diyan naluluwalhati ang Panginoon kapag nakikita niya na ikaw ay masayang naglilingkod sa Kanya. Ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya. Yung mga taong mapagpasalamat, remember, may extra blessing. Sana katulad tayo din na Aman, kung tayo ay pinagpala, tayo ay nilinis, tayo ay pinagaling, tayo ay binago ang ating buhay, let us find a way to give Him thanks. Ako ho, itong aking ginagawa sa inyo, this is my way of saying to God, Lord, thank you. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ibabahagi ko na lang ang iyong salita sa araw-araw. This, mga kapatid, once again, I'm doing this because I love the Lord. I'm doing this because this is one way for me to give thanks to God sa lahat ng mga pagpapala, bagong buhay na binibigay niyo sa atin. The Lord bless you. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po, Panginoon. Katulad po ni Naaman, Lord God, wala po pala kaming maipagmamalaki. Hindi pala kami ang masusunod. At katulad din na Ama, na-realize po namin, Panginoon, Ikaw ay Diyos ng biyaya. At ang iyong mga biyaya ay libre at makapangyarihan. At wala po kaming magagawa kung paano ito bayaran, kung paano namin ito pagtrabahuan. Ngunit, Panginoon, tanda ng aming pasasalamat. We just want to serve You voluntarily from our heart. Panginoon, sa oras na to, Lord God, we do not know how to say thank You to You. But these are the ways, Lord, ito ang aming mga pamamaraan para magpasalamat sa Inyo. Lord God, maishare ang Iyong salita, ma-encourage ang mga tao, mabigyan sila ng kalakasan sa araw-araw sa pamamagitan ng Inyong salita. And katulad ni Naaman, Lord, help us find a way how to say thank You to You, Lord God. Panginoon, kung paano siya nagdala ng lupa galing sa Israel at dinala niya sa sarili niyang bansa bilang tanda na iba na ang Diyos niyang pinaglilingkuran at gusto niyang ibahagi yung pananampalataya niya sa kanyang pinanggalingan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Once again, we pray for all those who are infected with the COVID-19 virus. We pray for Your healing. We pray for the grace of healing, Lord. We pray for Your healing grace na wala pong karapat dapat sa amin. Ngunit, Panginoon, by Your grace, pwede Niyo po silang pagalingin. By Your grace, pwede Niyo pong i-provide ang pangangailangan ng aming mga kababayan na walang trabaho ngayon. By Your grace, pwede Niyo pong ingatan lahat po ng walang sakit, Panginoon. Pwede Niyo pong pagpalain ang lahat ng mga frontliners against this sickness, against discrimination. Lord, sa oras na to, by Your grace, hayaan Niyo pong lumabas yung espiritu ng kabayanihan sa mga Pilipino, Panginoon, na magtulong-tulong po kami mapagtagumpayan, malampasan ang pagsubok na ito, Panginoon. Thank You, Lord. We ask You, dear God, Lord, let Your grace flow freely, Panginoon. Not in our terms, but in Your terms. At alam po namin kapag Ikaw ang nagpala, Lord, lampas pa sa aming hinihingi, kaya Niyo pong ibigay, Panginoon. Salamat po, pagpalain Niyo po kaming lahat ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank You, Lord. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, nasa 30th day tayo. Every 5 days, meron tayong communion. 5 is feast of grace. Kaya ngayong gabi, I declare lahat ng nanonood, lahat ng nakikinig, that you will abound in the grace of God. Healing grace, providing grace,
comforting grace, enduring grace, and the grace of salvation. It's all free. Receive it by faith and just give thanks and worship the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Magkakaroon po tayo ng communion. Minsan pa, ang tinapay ay sumisimbolo ng katawan ni Jesus na bayubay sa cross. He is the bread of life. At ang inuming ito ay sumisimbolo sa kanyang dugo na buhos sa Kalbaryo upang mapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. The Lord bless us, Lord. Hallelujah. On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my..." Father God, we thank you for the bread. We acknowledge you are the bread of life. We acknowledge by the stripes that you received on the cross, we are healed. We also acknowledge that this bread speaks of the word of God na siyang kalusugan namin sa araw-araw. Thank you, Lord. We receive this bread in Jesus' name. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabi na siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Kainin po natin. Tapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik." Inumin po natin. So we thank you for the wine and for the bread. For we see the light you give and the blood you shed. Shed your love, and we remember.
power. Thank you for the new life. Thank you for the passion that we have to serve you, Lord. Everything comes from you, Lord God, at wala po kaming pagmamalaki. Wala po kaming bahagi, Lord. It's all yours, and so all the glory belongs to you alone, Lord God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga kapatid, kung paano si Naaman ay kumuha ng lupa sa Israel at inuwi niya sa Syria upang doon, kahit nandoon siya, Diyos ng Israel ang kanyang sasambahin. At kung may magtanong sa kanya anong ibig sabihin ng lupang yan, yun ang kanyang pagkakataon upang ibahagi ang his newfound faith in God. Wala po tayong lupa na pwedeng dalhin at iuwi sa ating mga tahanan at mga kaibigan. Pero itong lupa, itong salita ng Diyos ay pwede po nating itag, i-share o kay watch party para na rin tayong nagdala ng lupa ng Israel at dalhin natin sa ating mga mahal sa buhay, dalhin natin sa ating mga kababayan, sa mga kaibigan nating nangangailangan din ng bagong buhay at pag-asa. Maraming salamat po. Bukas po ay nasa 31st day na tayo. Magkita tayo ulit ng alas 12 ng tanghali at sa gabi, pag-agrihan po natin tapusin itong 50 days. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Windsor. Kasama po ang aking family, Pastor Ates. Andito ang aking manugang si Pastor Noni, si Sheena, si Iloa, si Lady, at si EJ na nasa Baguio, at ang aming apo na si Yana. Kaya the Lord bless us all together with our ministry, GCF. We love you and we greet you. Shalom. 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 God bless. God bless po.